Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi mga bata. Magandang gabi nanay at tatay. Magandang gabi ate at kuya. Magandang gabi tito at tita. Magandang gabi lolo at lola. Magandang gabi butik at maning. At magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Kuya Rey na nagpapasalamat sa inyong panonood gabi-gabi. Ito po ang ating pang 31st episode at ito na rin ang huling gabi na makakasama nyo kami sa ating Learn Smart e-Storytelling session. Pero, maaari po ninyong balikan ang ating mga episodes mula sa Smart Communities page at huwag ka pong kalimutan i-like at i-follow ang page na ito. Ayan, grabe nung pa 31st episode na pala natin ito. Ayan. At lumako na tayo sa ating mga gawain. Tayo mag-check ulay muna. Ayan. Check ulay. Check ulay. At sabay-sabay nating sabihin, welcoming the night with a happy heart. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. At dumako tayo sa ating bugtungan. Ayan, handa na ba ang lahat? Sige. Bugtong-bugtong, aking tanong, sa kabayo ako aangkas, sabay kayod at kaskas. Ano ito? Ulitin ni Kuya Rey. Bugtong-bugtong, aking tanong, sa kabayo ako aangkas, sabay kayod at kaskas. Ano ito? Habang kayo ay nag-iisip ko anong tamang sagot, si Kuya Rey ay babati muna. So, binabati po natin lahat ng mga guro na nanonood ngayon. Sina Sir Roy Hinares from Cebu, Isolation Center sa Barangay Luz sa May Cebu. Magandang gabi po. Si Nanay Gloria Soriano, Art Neil, Cheryl Parangan Loyola, Ambet Nabus, Cap Randy Fernandez, Jun Prodigal, si Congressman Strike Revilla, magandang gabi po. Nieves de la Cruz, Jean Cabal Sablan, Zar Lopez, Imelda de Guzman Buay, Farida de Leon, Josie Cuevo, Erickson de la Cruz, Lawrence San Jose, yan, Rance Tagalo, Miss Abby Lonar, good evening po, lagi nanonood, Rocky Asidre, Grace Pamaran Andal from Bacoor, magandang gabi po sa inyo dyan. Lorraine Mabasa, Julian Alba Miranda, Mabel Bernardo, Corazon San Juan, si Ate Aimee Manal, si Ate Shing, si Ate Felrose, sa inyong mga lagi nanonood, Ate Tim, sila Miss Steph, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, at nagpapasalamat tayo kila Miss Shay at kay Shaylee na nagkwento noong nakaraang gabi. Ayan, sige, inanya natin kung ano ang tamang sagot sa ating bugtong na sa kabayo, ako aangkas, sabay kayod, at kaskas. Ang tamang sagot po ay nyog. Ayan. Nyog. Ito po ay mula sa Aba, anong bungang bugtong ng tahanan books. Ayan. Maraming salamat sa mga sumari sa ating bugtungan. At excited na si Kuya Rey na ipakilala ang ating mga bisita. Espesyal muli ang gabing ito dahil meron tayong dalawang guest storytellers. Ang una nating storyteller ay ang gumawa ng paborito nilikhang The Coconut Nut. Siguro yung mga batang 90s alam na alam to. Siya ay isang Filipino musician, composer,
conductor, arranger, singer, at iba pa. Ang 2018 National Artist for Music at 2019 Ramon Magsaysay Awardee. Yan ang galing, ano? At I'm sure kilalang-kilala niyo po siya. Siya po ang nag-iisang Mr. Ryan Cayabyab or Mr. C. At ang ikalawa nating storyteller na bisita ay walang iba kundi ang kanyang butihing may bahay, singer din, at co-founder of the Music School of Ryan Cayabyab, Mrs. Emmy Punsalan Cayabyab. Ayan, excited na ba kayo mga bata? Pakinggan natin ang mga kwento na Mr. and Mrs. C. Ayan. Salamat sa iyo, Kuya Rey. Magandang gabi sa inyo mga bata, mga guro at mga magulang. Kamusta na po kayo? Ako po si Emmy Cayabyab. Makakasama ninyo po ako ngayong gabi. Makakasama rin natin ang aking kabiyak na si Mr. Ryan Cayabyab. O tinatawag din natin siya sa pangalang Mr. C. Magbibigay po kami sa inyo ng kwento ngayong gabi na kapupulutan ng aral. Handa na ba kayo? Magsipo na para makapag-umpisa na tayo. Ang pamagat ng aking kwento ngayon ay Paano Kumain ng Gulay. Ito ay handog sa atin ng Adarna Publishing House, Me and My Veg Mouth, at Greenpeace Philippines. Ang sumulat ng aklat na ito ay si Mavi David at ang gumuhit naman ay si Yas Doctor. Paano kaya kumain ng kulay? Kulay? Color? Nakakain kaya ang kulay? Nakakain kaya yung Crayola? Yung pintura? O yung lapis na pangkulay? Colored pencils? Nakakain kaya itong mga ito? Basahin ko na kaya itong aklat na ito para alamin natin kung nakakain nga ang mga kulay na ito. Handa na kayo? Okay. Ito ang unang pahina ng ating aklat ngayong gabi. Dito ako magsisimula. Alam mo ba ang lasa ng pula? May kiliti kaya ito sa dila? Ang berde ba ay matamis at malamig tulad ng himagas? Ang linamnam ba ng dilaw ay katulad din ng bughaw? Malalaman daw ang lasa ng kulay sa pagkain ng prutas at gulay. Bughaw na ang langit sa parang ng malalagong damo. Ang lasa ng berde ay lasa ng paglalaro. Masayang madapa kahit may pait ng lupa. Yan ang lasa ng malunggay at madadahong gulay. Ang lasa ng pula ay lasa ng sorpresa. Akala mo'y maasim, hala, may kakaibang tamis pala. Kamatis. Walang laman, puro buto, nakatago ang sarap dito. Paaya. At kubli sa apoy niyang hugis isang malamig na himagas. Rosel. Ang lasa ng dilaw ay sikat ng araw, nagahari tulad ng pinya, sagana tulad ng tamis ng mangga, o kaya mais na maamo ang timpla. Pag tumindi naman sa katanghalian, para kang saging na ang bilis niyang balatan. Matitikma ng puti sa katas ng buko, presko tulad ng pahinga at inuming may yelo. Pero ang itsura mo, urarong bagong gapas kasing amoy mo na rin ng bawang at sibuyas. Ang lasa ng kahil ay gintong dapit hapon. Patapos na ang araw, pauwi na ang mga halimaw, wala na ang mga buntot, kuko at sungay na karot.
nakabitin na buwan ang piraso ng melon. Ang linamnam ng lila ay linamnam ng ginhawa sa paparating na dilim at hikab. Kasi lalim. Ang mga bata ay nakabaon kamoteng lingid sa mga unan. Kumpul-kumpul na parang duhat kasama ang mga laruan at kumot. At ang himlay ng mga kulay ay kasinlalim na ng lingid. Bukas ulit ha! Isang bagong simula dahil ang mundo'y masaya at makulay sa pagkain ng maraming prutas at gulay. At dyan nagtatapos ang ating maikling kwento na pinamagatang Paano Kumain ng Kulay. O, naintindihan nyo na ba kung paano kumain ng kulay? Iyon ay ang mga gulay na dapat nating kainin. Iba-iba kasing kulay ang mga gulay. Kaya mga bata, ugaliin nating kumain ng mga ito. Mga kulay tulad ng berde, pampalinis ng dugo at pantanggal ng toxins o lason mula sa natural na bagay. Ano ba yung mga berdeng gulay? Pechay, lechugas. Ampula naman ay tumutulong sa pag-agos ng dugo sa loob ng katawan tulad ng kamatis. Ang dilaw daw ay panlaban sa pamamaga tulad ng luya o ng saging. Ang puti tulad ng buko ay pampalakas ng resistensya at panlaban sa mga sakit. Ang kahel o orange ay panlaban sa impeksyon at sumusuporta sa resistensya. Ito yung tinatawag nating vitamin C. At ang lila naman ay mayaman sa antioxidants na nakabubuti sa puso at panlaban din sa impeksyon. Tulad ng mga prutas na duhat na nabanggit kanina sa aklat. Meron pa mangosteen. Maaari din yung ube. Tandaan ninyo mga bata, kapag mas maraming kulay ang nasa inyong plato, maganda nang tingnan ito, mas marami pa kayong sustansyang makakain. Maraming salamat sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga bata sa inyong pakikinig ngayong gabi. Maraming salamat din sa Learn Smart e-Storytelling Sessions sa pag-imbita sa akin ngayong gabi. Salamat, Kuya Rey. Earlier, you listened to a beautiful and colorful story told by my wife, Emmy. And now, ako naman ang makakasama ninyo. A good, happy evening to everyone watching from their homes tonight. So, children, please greet your parents a good, happy evening. And everyone else, greet everyone at home a good, happy evening. Ayan. Napakahirap talaga po ng ating pinagdadaanan ngayon. Despite our situation, I hope you find happiness in something as simple as a greeting. So again, good, happy evening to all of you. So, come on, let's settle in and listen to our story. Our story for tonight is about Tuko, the Tenor Wannabe. Ayan. Okay. This was written by Nema Hermosa and illustrated by Ruben de Jesus. This is brought to us by Golden Salapot Stories. And wow, this is a fantastic story tonight. So I hope you enjoy it. Ready na ba kayo, kids? Alright, we'll start reading from the front. Tuko, the Tenor Wannabe. Tuko once went to the opera where he heard the great Tabi Billy sing.
ever since, Tuko wanted to be a singing star. He believed he could be a great tenor. He sang upon waking up. He sang before and after meals. He sang before going to bed. He sang in the school. He sang in the bus. He sang in church. And of course, he sang in the bath. Everybody else knew Tuko could not sing beyond two notes. They told him so. But Tuko was bent on a singing career. He would not listen to his friends. He would not listen to the bus driver. He would not listen to the minister. He would not listen to his music teacher. He would not listen to his mother, who knew best. He would not listen even to Tiki, his best friend. Tuko told her, "You just don't want me to be a star. That's why." Finally, it was time for Tuko's recital. First, he sang a balitaw, which is a sad song. Everyone giggled, except his mother. Then, Tuko sang a kundiman, which is a love song. When he reached the high notes, he closed his eyes. And when he opened it, when he opened them, the audience was gone. Except Tiki. She looked at Tuko with sad eyes. Then she too crept away. Tuko did not sing for a long, long time after that. He thought and thought and thought. "I must have my music," he said. "But I must also keep my friends." Tuko still went to music school, but not to become a tenor. He has become a star, all right, as conductor of the Bubuli Symphony Orchestra. His mother, Tiki, and all his friends are very proud of him. And that's the story of Tuko, the tenor wannabe. Ganda. Ganda-ganda ng kwento niya. Katulad ng Tuko, katulad ni Tuko, mga bata, don't give up on your dreams. Don't ever, ever give up on your dreams. Trust that if you really want something, you will be guided in finding your place. That's so true. Although sometimes your place could be different from what you thought it would be when you started. Appreciate the journey and remember to thank everyone you meet. And I would also like to thank everyone I met while I was growing up and when I was trying to look for a career. I didn't know I was going to be a musician. For a long time, I always thought that I was going to be an employee of a bank. I took up another course in college before I really became a musician. And that was before I went to college to take up music. And I met very important people along the way who taught me and said that, "You know, Ryan, all you need to do is study well and learn everything you can about the career that you want to go to." Because when I told this very important person, I told him,
because my mother was an opera singer, and before she died, she said, she told my father not to allow the children to go to music because it was a very difficult life. It was, she knew what she was talking about because she was an opera singer. But then things changed. You will be guided along the way. And then I also changed my thinking about not having a life with music. But you see, music now is my life. And so I'd like to thank all the people who shared with me their wisdom, their thoughts about what life could be. And all you need to do is really follow your dreams. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Stay home as much as you can. Stay as much as you can and stay safe. Huwag kakalimutan na maghugas ng kamay and always practice distancing. Let's save lives by being mindful of our actions. Together, we can get through this. And thank you to our dedicated healthcare and essential workers. We value your service. And finally, maraming salamat sa Learn Smart e-storytelling sessions for having me and my wife, Emmy, tonight. Keep on bringing stories, delivering learning contents, and spreading hope to Filipino homes. Ayun, maraming salamat. Back to you, Kuya Rey. Maraming salamat, Mr. and Mrs. C, sa pagbabahagi ng mga kwentong paano kumain ng kulay at Tuko, the Tenor Wannabe. Ayan, mga bata. Gusto niyo ba yung dalawang kwento? Unahin natin yung paano kumain ng kulay. Ayan, kayo ba'y kumakain ng gulay? At bibigyan kayo ng kaunting trivia ni Kuya Rey na galing doon sa libro. Ang nakalagay dito, mas makabubuti sa ating katawan ang natural at makukulay na pagkain. Ang bawat kulay ay may mga natatanging bitamina at mineral. Mas maraming kulay sa plato, mas masustansya. Ayan. Kapag berde ang kulay ng gulay, ito'y pampalinis ng dugo at pantanggal ng toxins. O tanong nyo mamaya kina nanay, ano ba yung toxins? Ayan. Ang pula naman, tumutulong sa sirkulasyon ng dugo. Ang dilaw naman ay panlaban sa pamamaga. Ayan. Ang puti ay pampalakas ng resistensya. Ang kahel naman ay panlaban sa impeksyon at suporta sa resistensya. At ang panghuli, ang lila, ito'y mayaman sa antioxidant na nakabubuti sa puso at panlaban ng mga impeksyon. Yan mga bata, sa inyong bahay, ano-ano ang mga gulay at prutas na meron kayo? Tanong nyo mamaya kay nanay at kay tatay. At doon sa ating pangalawang kwento na Tuko, the Tenor Wannabe, pinakita roon kung paano nagpursigi si Tuko na kahit na siya ay nag-fail sa kanyang unang kagustuhan na maging isang singer, siya ay nagpatuloy sa kanyang pagkahilig sa musika at siya ay nagtagumpay sa pagiging conductor. Ayan. Kaya huwag kayong matakot na magkamali, huwag kayong matakot na hindi nyo kagad makuha ang isang bagay. Tuloy-tuloy lang sa pagpurso ng inyong gustong gawin. Ayan. Yan po ang ating mga kwento ngayong gabi. At maraming salamat muli kay Mr. and Mrs. C sa pagpapaunlak sa ating invitations. Kaya napaka-special ng ating huling episode dahil po sa inyo. Palakpakan natin sila. At maraming salamat po sa pamunuan ng SMART at sa buong public affairs team, sa pamumuno nila Sir Mon, Sir Dar, Miss Sally, Attorney Jane. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng proyektong ito. Masaya akong makasama sa inyong misyon na maghatid ng kaunting saya at pag-asa sa ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa aming Learn Smart Team, kila Ms. Steph,
Martin, Lai, Mel, Sus, Sammy, Miss Des, Heidi, Colleen, at Sir Eli. Naku, baka may nakalimutan si Kuya Rey. Maraming maraming salamat po. At isa ito sa mga memorable projects ni Kuya Rey. At maraming salamat din po kaya sa kasama natin sa DepEd na naging na aming partner. Yan. Sa aking pangga, salamat sa paggawa ng script kay Pangga Grace, paggawa ng script, props at pagtulong sa akin para magawa ang kwentuhang ito. Yan. Sa lahat po ng aming naging panauhin mula sa ating mga kasama sa World Vision, ayan, hanggang sa ating mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat po ng mga publishers, authors at artists na malugod kaming hinayaang gamitin ang inyong mga magagandang gawa, maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng aming mga kaibigan na tumulong para maging maayos ang programang ito, maraming maraming salamat. Kinaati siya, Teacher Chinky, Teacher Chol, Larry, Chris at Jay. Thank you. Sa lahat po ng mga guro at magulang na sinasamahan ng kanilang mga anak, kay Teacher Roy Hinares na voluntaryong sinamahan ang mga bata naging positibo sa COVID at gabi-gabing pinapanood ang ating session. Sana ay nasiyan kayo at ipagpatuloy niyo ang pagbabasa kasama ng mga bata. At sa mga magulang po, ay sana po ipagpatuloy natin ang bonding moment with our children through storytelling. Kahit at sigurado marami silang matutuhan at kayo rin po. Yan. At muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat at magpapaalam na si Kuya Rey. Naimbag arabi, nanay at tatay, maayong gabi, ate at kuya, marahay na banggi, lolo at lola. Maayong gabi, tito at tita, maupay na gabi at magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw mga magulang at guro. Dalawang kwento kanina. Pagkain ng kulay at tuko. The Tenor Wannabe. Sa unang kwento, itanong po ako, sino talaga sa inyo ang kumakain ng gulay at prutas? Sino ang naghahanda ng makulay sa lamesa? Alam nyo ba na karamihan sa mga bata ngayon ay mahilig sa chichirya at yung tinatawag na mga junk food? Gusto nila yung mga fast food. Nangyayari ito dahil sa mga nakikita nila sa nakakatanda sa kanila. Sa tama ang kasabihan, ang ginagawa ng nakakatanda ay gagayahin ng mga bata. So kailangan bago natin sabihan sila na, oh, kumain ng gulay, oh, kumain ng prutas, oh, kailangan mas marami ang gulay, dapat sigurado tayo na tayo rin ginagawa natin yon. Kung hindi pa natin ginagawa yun, di panahon siguro para umpisahan ngayon. Pero mas mahalaga, siguro yung balanced diet. Dito, maaari tayong kumonsulta sa mga nutritionist. Kasi may iba-iba talagang pangangailangan ng katawan. Iba sa mga bata, iba sa nakakatanda. So, maaari tayong kumonsulta sa kanila. Maaari din natin bigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na katawan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Yung tinatawag nating balanced diet. Ang gandang gayahin yung ginawa nung tagapagsalaysay. Sinabi niya, ano yung mga iba-ibang protina o vitamina na kukuha dun sa pagkain. At anong epekto nito sa katawan. So magandang sabihin ito sa ating mga anak para mas maunawaan nila bakit kailangan nilang kainin ito. Sa susunod na kwento ay tungkol dun sa Tenor Wannabe. Pwede nating balikan yung kwento na ang ambisyosong stethoscope. Doon sa usapan natin doon ay nabahagi ko sa inyo yung paraan kung paano natin magagabayan ang ating mga anak sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Merong apat na hakbangin tayo nabanggit doon. Ating babanggitin ulit ngayon. Una, kailangan gabayan natin silang mag-isip o kailangan makaisip sila ng gusto nilang gawin sa buhay nila o kanilang mga pangarap. Kailangan nilang maisip. Dahil pag walang naisip, sabi nga natin, walang direksyon sa buhay. Pangalawa, bigyan natin ng notebook na susulatan. Pangatlo, kailangan ito ay
Magabayan natin sila na magkwento sa mga kaibigan at sa atin. At pang-apat, kailangan magabayan natin sila paano ito gagawin at isasabuhay. Dahil mahalaga, hindi lang ito iniisip, kundi dapat ito ay ginagawa. Napag-usapan din natin doon ang plan B. Dito sa kwentong ito ay may plan B. Diba? Gusto ni Tuko na maging singer. Pero hindi nangyari, naging tenor singer siya. Kundi napapunta rin siya sa medyo related sa music. Diba? So yun yung plan B, yung pagiging open na pwedeng mabago ang mga bagay-bagay sa buhay. Paalala lang po na sana, pag tayo po ay gagawa ng pangarap sa mga bata, sana yung mga bagay lang na isipin ay makakabuti sa kanila. Pero huwag po nating ipasa sa kanila yung mga pangarap na hindi natin natupad. Anak, magdoktor ka kasi si tata hindi natapos maging doktor. O anak, maging teacher ka kasi si nanay ay teacher, di ba? So minsan, mga ganun tayong mga ginagawa. Iwasan po natin yon. Maganda lang nagabayan natin sila at suportahan natin sila kung ano man yung plano nila sa buhay. Dapat tayo ang maging number one supporter nila. Kailangan ay magabayan din natin sila sa tamang gagawin nila. Okay po ba yon? Hanggang sa muli, masayang araw mga magulang at guro!